So yun, what's up mga ka-investa? Barry again, back with another video. So in this video, we're gonna look at certain charts or certain stocks na nagli-lead sa market ngayon. No? We're gonna look at current market health as well, and we're gonna look for the key levels ng mga top leading stocks. And titignan din natin if may mga trade ideas tayo dito. So yun, I hope makatulong. Short video lang to, mga around 10 to 15 minutes. So yun, let's get into it, no? So dito sa Prime Analytics dashboard, makikita mo yan dyan. So pindutin nyo lang tong Prime Tools and then Prime Analytics. Makikita natin na nandito na lahat, no? Nandito na yung market health, market signals. Makikita natin yung current breakouts or current stocks na nagbe-breakout, breakdown, which is breaking 52-week lows or certain day lows. And then, makikita din natin yung mga volume spikes, no? In the short term, medium term, and long term. So, yun. Right now, sa Prime Analytics dashboard natin, in the short term, makikita natin na slightly bullish tayo, no? In the short term. So, 62.46%, slightly bullish. Medium term, halos same lang, 60.66%. And in the long term, medyo slightly bearish tayo. So it's telling us na to stay cautious and watch our risk management and our portfolio allocation. So dapat maybe around 50% cash pa din tayo and we're not over-deploying capital. So yun, in the long term, medyo kailangan mag-ingat pa din tayo. So ngayon, makikita natin dito sa Prime Analytics dashboard yung top leaders natin. So halos 30 stocks to, no? Now, FCG, Home, and then the rest. So madami yan. Isa-isa yun na lang. But for now, we're gonna look at the top 5 to top 10 stocks lang muna. Titignan natin yung key levels niya and then mga possible catalysts, merging chart patterns, and possible trade ideas. So right now, Now is the top leading stock. So yung Now, ISP provider yan. Sobrang active ng ano natin, social board natin, daming ganap, no. So dami kasi ano eh, daming active in trading Now. Siya yung top leading stock talaga natin. Halos nagte 10%, 5% in a day yan. So congrats sa mga meron nito. And medyo interesting din yung volume niya, no? Halos laging around 50M pataas. So, nandito talaga nag-flow yung money. So, yung Now, ang primary catalyst niya is an investment infusion nata from US, 5G related, parang ganun. So, ano siya? Earnings catalyst siya. Pwedeng new source of revenue if ma-develop yung technology na yun. Along with the partnership with that US entity, kaya nagkaroon ng ano ng strong surge of interest ng buying for Now, no, for Now Corporation. So yun, congrats, dahil from this breakout sa MA50, halos 164% na yung stock, no. Laki ng ginalaw. Ngayon, kung titingnan natin yung big picture for Now Corporation, ito yung mga next resistance levels niya, no? Based on this 3-year range or 4-year range. So, since 2019, nag-range lang yan from 0.80 cents around that level up to 5 pesos. So, yun. Ngayon, 4 pesos and then 5 pesos yung mga key levels niya, no? So, medyo malayo pa from the next resistance or primary resistance. So medyo may upside pa siya kung titignan natin, no. But right now, kung titignan natin yung Now, medyo overbought na rin. Wala masyadong significant base building. Ibig sabihin ng base building, walang reaccumulation na nangyayaring significant, no. Walang pahinga from the buyer side. Wala masyadong pahinga from the buyer side. So right now, medyo ingat muna sa mga wala pa nito. If meron ka nito and then nakakuha ka at around this price levels, mga below 160 pesos, 150 pesos, okay ka pa. Pwede ka pang magdagdag or whatever.
depende sa ano mo, sa risk management rules mo. But for now, maybe I'm gonna look at just holding this this stock. Pwedeng i-trend follow mo lang. Trend follow mo lang yung MA 20 or MA 50. It depends kung ano yung primary rules mo. Ngayon, ang gusto kong tignan, san ba pinaka-concentrated yung volume, no? So we're gonna look at the volume-based resistance level talaga. So right now, 4 pesos and 5 pesos yung structural resistances natin, di ba? Pero kung titignan natin based on volume profile, so itoggle natin yan. So tignan natin yung big picture range niya, no? So karamihan ng shares ay nasa around 3.20 pesos. So itong volume profile visible range is an indicator that shows volume concentration on each price level. So right now, ang sinasabi lang nitong indicator na to na concentrated or ang point of control is at around 3.26 pesos. So right now, prices below that point of control. So that will serve as a resistance, 'di ba? Kasi madami kang taong nasa 3.20 pesos eh. Madami kang shares na ipit at 3.20 pesos. So expect na yung mga taong na ipit at 3.20 will most likely sell at a break even. Kasi halos taon na yung nagdaan na they're at a loss, 'di ba? They're at a loss. So ano ba yung pinaka tendency ng mga nag-antay and in-endure yung pagbagsak ng presyo and right now nag-recover sa area na yun? They will most likely sell at the break-even. So yun, inulit ko lang, no? So ngayon, now 3.20 ang real resistance niya. So watch out if price hovers at 3.20. Dapat trimming ka na if meron kang shares nito or meron kang hawak nito. Expect profit taking most likely, 'di ba? Expect na mag-resist at that level. So 'yun. Right now, wala tayong nakikitang setup, wala tayong emerging setup dito. Pwede na makakita tayo ng continuation pattern or a box pattern at this level. Much better na ganun muna yung gawin niya. Mag-coil muna siya dyan and then magpahinga. Kasi ano eh, medyo unsustainable niya yung move eh. Pure buying lang yung nangyayari. So yun, emerging pattern is a continuation pattern. Buy on breakout at 2.60 or pwede kang buy on anticipation at around 2.50 pesos. And then your stops will be at around 2 pesos. Then, targets at 4 pesos or kung gusto mo, 3.20 lang. Kung gusto mong quick lang yung trade. So, kung titignan natin using the long tool, anticipation at 2.50, stops at around 2.10, targets at 4 pesos, okay na rin, 4.31 reward to risk ratio yung mapaproduce niya. So yun, tapos na tayo with now. Very strong. Next is FCG. So FCG, ano ba to? Figaro Coffee, no? So ano siya? Food, beverage, and tobacco subsector niya. Nasa industrial sector siya. So interesting na nagpapakitang gilas tong stock na to. Ang ano ko na lang is medyo low volume siya palagi. Hindi siya very significant volume like now na above 50M pataas. So right now, tignan natin yung stock na FCG. Yan, so big picture muna tayo. Remove natin yung drawings. So recent IPO niya, last year lang, 2022. Closing price at 0.77 or around that level. So yun, back to IPO price na siya, kaya medyo may optimism na for this stock. And at the same time, kung titingnan natin yung big picture, big range na yan, nag-breakout na siya.
nag-clear breakout na siya above this base, di ba? Ibig sabihin, nagkaroon ng enough accumulation and then transitioning na siya, transitioning na siya to a markup phase. So yun, ang kailangan nilang gawin yan is mag-sustain above 0.70. Yan na yung current support natin, no, at 0.70. And next resistance level is at 0.94. So yun, tignan ulit natin yung volume profile. VPVR natin. Toggle ko lang ulit. So kung titignan natin yung VPVR ano natin, point of control is at 0.86. So may big concentration of shares at 0.86. So expect price to resist at 0.86 kasi madami kang ipit na tao dito and then they will most likely sell at break even if price recovers at that level. Pero if price manages or the buyers manages to push prices higher above 0.90 or even 0.95, expect na maging possible leader natin to for this year, yung FCG. So yun, ano ba yung fundamental catalyst for FCG? FCG, Angel's Pizza, di ba? Yung ano niya ngayon, parang Angel's Pizza yung parang ano niya, yung bread and butter niya right now in terms of revenues. So yun, ako personally, I love Angel's Pizza. Kaya nga tayo medyo ano no, healthy or medyo chubby. And looking at FCG, FCG's earnings, maganda yung ano niya, net income niya no. Yung earnings growth niya, I mean, or even revenue growth. Halos mapalo ng 300% nung annual earnings na nung 2021. So right now, Q1 earnings na is at 36.51% yung net income niya, no? Yun. Actually, wala ang other data. Di ko lang alam if may bug or what. Or hindi sila nakapag-file. Pero I think hindi naman, no? Pero I think may bug lang. So yun, bottom line, good earnings and good earnings growth. So if ako gusto kong pumasesyon dito sa FCG, I will most likely wait for a retest at 0.72 or 0.71. Actually, nangyari na siya today. Nag-dip at 0.72 ata, no? 0.73. Pero much better if mag-hold muna yung 0.70 and then stops ko at around 0.64 levels. Targets ko maybe at around 0.94 or 1 peso. Ganun, 1 peso. So, good reward to risk ratio. Kumbaga, if talagang FCG believer ka, pwede mong gawin is to accumulate at these levels muna. And then, dagdag ka na lang on the way up. Wait for new setups to emerge and then add on new setups. Yun yung much better na approach. Okay, so we're done with FCG. So, balik tayo dito sa Prime Analytics dashboard natin. So next, leader natin is Home. So alam naman natin kung ano yung Home, 'di ba? Or All Home. Villiers stock 'yan under retail subsector and main sector is services sector, no. So ano siya? Para siyang home improvement mainly. Home improvement yung primary sector niya or some sort. So ngayon, year to date, Home is 31.52%. Nag-bottom at around 1.43, 1.30 something. Nagano siya, nahanap niya yung temporary bottom niya. Yun yung bottom line. So ngayon, big picture, nag-IPO at 11.60, 11.58 pesos. And then right now, ano na lang siya, 2 pesos na lang, no? So, dami mong taong at a loss, di ba? Halos 80%. And at some point in time, ganun talaga eh. Nahanap niya din talaga yung temporary bottom niya. Kasi madami ka ng taong nasasaktan. And will just sell their stocks at a loss. And doon papasok yung mga new buyers ng stock na yun. So, yun.
Close muna natin yung volume profile. So mainly below or near MA50 pa din siya or EMA50. Di pa rin siya nagbe-breach above or clear structure above MA50. So don't expect much pa din. Pero very interesting na meron tayong significant volume activity right now at these levels, no? And ayun, kung titignan natin, nahanap niya yung bottom at this level, 140, 138 pesos. Nagpakita siya ng double bottom pattern with a bullish divergence, no? So sa mga advanced traders dyan, alam nyo na yan, it is a leading signal for a temporary reversal or a short-term reversal. So basically, ano siya? Nag-create ng lower low in price pero in RSI, nagpakita siya ng higher low. So ini-indicate lang ng RSI since based yan sa average gains and losses day per day or the past 14 days based on this period. So sinasabi lang na may pent-up demand for this stock. So yun, nag-ano siya, temporary bottom siya. Then nag-rally siya ng around 28% since the breakout of this channel or double bottom or some sort. So right now, ang ginagawa niya, nag-hover siya at MA50. And ayun, as long as nag-hold yung 2 or 2 pesos, okay pa to. Okay pa to. Ingat if mag-close below 2 pesos or mag-full candle close below 2 pesos. Ini-indicate lang nun na nag-resist na siya at MA50 or EMA50. So yun. Right now, emerging pattern is a box or a box pattern. So this is some sort of a re-accumulation pattern. Ibig sabihin, nagpapahinga lang yung buyers mo. May temporary profit taking. Ang gusto natin makita is mag-ano siya. Mag-hover lang siya dyan. Mahold niya yung 2 pesos. And meron tayong makitang dry up in volume. So yun yung gusto natin makita. So that's the setup na pwede mong i-trade. So right now, ang next resistance level based on the VPVR is... Okay, tanggalin ko muna to. Actually, walang masyadong clear na VPVR resistance. Kasi ito na yun natin, point of control natin. So ito na yung hard support natin, which is 1.5 pesos or 1.53 pesos. So next key resistance level, kung titignan natin, is at 4 pesos na, no? 4 pesos, medyo malayo na. Malayo pa. So madali pa tong banggain yung mga volume na yan. So yung mga tao dyan, will most likely sell at a break even, but since onti lang sila, given enough buyer strength, kaya nilang paangatin yan to 4.36 pesos. So yung dating support area mo will serve as a resistance. So yun, okay naman, maganda yung emerging pattern natin. And may upside pa naman. Ang importante lang is you manage your risk and you don't overallocate, 'di ba? You don't overallocate on all home. Kasi primary downtrend pa din eh. Madami ka pa ding possible sellers na gusto nang makaalis, 'di ba? So kung titingnan natin, kunyari buy on breakout ka diyan, stops mo at 1.86 or 1.85, targets mo at 4.36, meron kang upside na 93%, downside of 17%, reward to risk ratio na 5.41. So if you're gonna risk 0.5% of 1 million portfolio, so 5,000 pesos yung risk mo, 5 times 5 is 25,000, di ba? So you risk 5,000 of your capital, 25,000 yung possible na return mo for this setup or for this trade. So yun, that's it for home. So okay naman siya, may upside pa.
Importante lang, you size your positions properly. So kahit na wide stops 17%, it doesn't matter as long as minamanage mo yung position size mo, no? Position size mo, I mean. Okay, next is Bloom. So Bloom is under gaming sector, casinos and gaming sector. Services, yung prime sector niya, no? So tignan natin yung Bloom. So big picture, Bloom. Tanggalin muna natin 'to. Tanggalin muna natin yung mga bars para hindi siya nakaka sagabal. So for many years since 2011, nag-range lang siya dito. 15 pesos to 4 pesos, ganyan. Ganong level, 'di ba? Ganong levels lang nag-aano, naglalaban or nag-range. So meron tayong mapa-plot na resistance trend line diyan. Doesn't matter, pwede ring structural resistance. So key level to, tong 14.8, 15 pesos. So major resistance 'yan. And right now looking at the medium term or intermediate term, may makikita tayong accumulation structure at this area, 'di ba? So since 2020 nung nag-drop below 10 pesos siya, nag-accumulate lang yung presyo or nag-accumulate lang yung Bloom at this level. Nag-range lang siya dyan from 4.35 to 9 pesos. So right now, ano yung kasunod na accumulation? Next is the markup phase. So this proves na under a markup phase na siya since above key resistance level na tayo. Yung dating resistance will now turn support, which is 9 pesos. So right now, as long as mag-hold yung 9 pesos, okay pa tong Bloom. And given na malaking volume niya, no, nasa around 200M. So interesting yung volume activity ni Bloom. Maybe ano to, no? Sineset up for index inclusion ulit. I'm not sure, pero ang main fundamental catalyst data nito is yung China reopening, 'di ba? And if mag-reopen and successful yung reopening ng China and magkaroon ng tourists ulit dito in the Philippines, magkaroon ng Chinese tourists ulit yung Philippines, most likely they will revenge game or they will flock the casinos, and yun yung parang pina-price in with Bloom right now. So yun, anyway, 9 pesos is our support level right now. Primary targets is at 13.45. May makikita tayong resistance at 13.45. So yan. And yan yung ano natin, measured target natin. So ito yung accumulation range natin. 1:1 is our target, 13.45. So let's look at the volume profile. Volume profile visible range. So right now, ang POC natin is at 6.15. 6.15 yung point of control natin. Next resistance or significant resistance is at 10.65. Ito na yung mga next key VPVR resistances natin. So right now, as price goes above 12 pesos, halos nawawala na yung volume. Nawawala na yung volume. Tignan natin if we move further. If saan ba talaga yung point of control niya? So actually, ang point of control is at ganun talaga, 10.62 pa din. So expect prices to resist at 11 pesos to 10.60 pesos. Yun. So right now, setups wise, pwede ka mag-buy on retest at 9 pesos. Buy on retest ka at 9 pesos. Stops mo is at 8.3. Targets mo at 13.50. So significant pa rin naman yung reward to risk ratio, 6.87. 6.87
reward to risk ratio. So yun, next is APX, which is our final stock to be featured for our leaderboard. So APX, gold miner siya and silver miner din ata siya. Yun yung primary ano niya. Pero meron din ata siyang exposure dun sa China Philippine oil exploration stuff. So yun yung parang ano niya, 'di ba? One of the catalyst for APX. So in mining and oil, yung primary ano niya, sector, subsector mining. Year to date 14.59%, 14.6%. And ayun, underlying commodity is gold and silver. So yan, no. Tignan natin APX. APX, let's look at the big picture. So halos ano lang, no. Halos may big base tayo dito. And then right now, ito yung kung titingnan natin tong range na yan. Halos ito na yung ano natin. Accumulation range natin for APX, di ba? And kung titingnan natin, significant resistance is at 2.30 pesos or at this area. So ngayon, parang gusto niyang ipa-break out at that level. Let's see at the daily time frame naman. Ano yung ginagawa niya? Yan. So ano, ito yung key resistance natin, no? Key level natin. So ngayon, approaching resistance level na siya. And meron tayong significant volume at the resistance. So ang magandang gawin nito ng APX, it's either mag-base muna, mag-create ng base at 2 pesos to 220 pesos, or pwedeng gawin niya mag-resist at 2.30 and then mag-create ng handle. Magano siya, mag-pullback muna, no? Mag-pullback. So ibig sabihin nun, mag-resist at 2.30 then mag-create ng channel or some sort. Kasi meron tayong ano dito eh, big cup and then possible handle. If not, ang primary setup niya is just this base breakout. This big base breakout, 'di ba? So 'yun, kung titingnan natin volume-wise, 18M lang on average or around 30M on average yung volume niya. Hindi gaano ka liquid yung stock na to, pero may potential, 'di ba? May potential. And kung titingnan natin year to date, ano na siya eh, 15% up na siya eh, 14.59% up eh. And usually kung sino yung mga leading stocks at the start of the year, sila yung nagiging baggers for this year, no? So not to keep everyone's hopes up, 'di ba? Hindi pa rin tayo sure kasi medyo ano siya, 'di ba? Medyo reliant on the primary commodity, yung APX, which is gold and silver, and possibly oil, yung oil deal or whatever. So kung titingnan natin, if mag-break yan at mag-break above 2.30, may upside pa tayo na 61%, which is primary target or short or near-term target is at 3.7 pesos. So in bigger picture, tignan natin yung VPVR kung saan yung point of control. So yun, ang maganda naman dito with APX, ang POC natin for this full range is at 1.7 pesos. Above na tayo dun. So ibig sabihin, this will now serve as a support. Ang katanungan na lang dyan, saan magte-take profit tong 1.7 pesos na holders, 'di ba? Kasi ito na yung average price eh. Ito na yung pinakamadaming shares, 'di ba? At this price level. Maybe mag-take profit sila 3.5 100% gain or at 3.77 in which
may mga break-even sellers ka dito, and at the same time, may profit takers ka coming from 1.7 pesos na holders, diba? So, yun. Very basic lang for APX. Good, ano lang, good risk management lang ang kailangan mo dito. So, tingnan natin short term or lower time frame. Wala akong masyado makitang setup eh. Pero, yun na talaga ang pinaka magandang gawin niya. Mag-base siya at this level. 2 pesos to 2.20 and then mag-breakout siya above 2.4, 2.30. So, that's it for APX. So, very simple, no? Tingnan natin yung other stocks. So, yun, top 5 muna, no? Abutin tayo ng more than 30 minutes if ituloy pa natin yung iba. So, right now, ito yung mga interesting stocks na nakikita natin. Since ito yung nasa leaderboard natin. Diba? So, yun, that's it. That's my short video. I hope may natutunan kayo and I hope na na-update kayo for our Prime Analytics leaderboard. So, yun, thank you guys. Ingat kayo. Stay healthy and stay safe. Goodbye.